So nag-iisa yan. Isang corporation yan. As far as I know po, kasi if iniba po nila or nag-ano sila after 2019. Di, ang tanong po, merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Yun lang merong po yung pinayal. Lucky South 99 Corporation. So pinag-isa na yon. Kasi kasama ka as incorporator eh. Mr. Chair, nag-stay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yun, ano yun? Nag-stay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, hindi po kasi ako aware na my name is still being used. So, kung ano po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware. Ah, okay. Ano ang position mo sa corporation? Initially po, HR manager. Tapos, pero marami po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa Whirlwind or Lucky South. Sa Dragon Wealth System po ako na-hire. Hindi ka aware. Pero meron after, ka... After ano po? After 2019. So, hindi totoo ito na meron kang total amount paid na 6 million. Hindi po, Mr. Chair. Hindi po totoo yun. Congressman Abante, are you going to ask questions? Yes, related to connected to the personalities that were invited here. Okay, sayang please proceed. Naman, kung halimbawa hindi nila matadong yan. So I'd like to ask a question here. Okay, the resource person Attorney Harry Roque wishes to be recognized. Yes. I will give you Attorney Harry Roque 2 minutes. To thank make you. Your manifestation. Thank you, Mr. Chair. I would like to move for reconsideration. It is not the severity of penalty, but the deprivation of liberty that I am appealing from. I believe that the right to liberty is amongst the most important of basic human rights, and there being no showing that there was an actual lying, but an honest mistake, and there was no actual disrespect as evidenced by the fact that I have appeared 3 times out of the 4 invitations, I believe that any form of punishment by way of deprivation of liberty is unwarranted. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Chairman. Attorney Harry Roque. Let it be of record that Attorney Harry Roque is asking for a reconsideration on the contempt orders that the committee has issued. Under our rules, there must be, again, another vote on this. And since there is no motion to vote, we will have to wait for the time that when we resume in our next hearing, we will probably consider the reconsideration, motion for reconsideration of Attorney Harry Roque. Congressman Abante, please proceed. Mr. Chairman, considering the time that already been consumed for this hearing, with the indulgence of will not be long, with the indulgence of Chairman Abante, can we suspend our hearing and continue it on Tuesday? Mr. Chair, I just would like to ask a few questions because sayang naman nagpunta tong mga to and they are waiting. Please proceed. Okay. Miss Stephanie Mascarenas. Yes, Mr. I'd like to ask, ito pong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging Lucky South 99 Corporation. Am I right? O sila'y iba pa din? As far as I know po, same lang siya. Pero yung pong final ko, initially is outsourcing. Lucky South 99 Outsourcing. At that time na nasa company po ako. So nag-iisa yan? Isang corporation yan? As far as I know po, kasi if iniba po nila or nag-ano sila after 2019. Di, ang tanong po, merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Yun lang merong po yung merong Lucky South 99 Corporation. So pinag-isa na yon. Kasi kasama ka as incorporator eh. Mr. Chair, nag-stay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yun, ano yun? Nag-stay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, hindi po kasi ako aware na my name is still being used. So, kung ano po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware.
Ah, okay. Ano ang position mo sa corporation? Initially po, HR manager. Tapos, pero marami po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa Whirlwind or Lucky South. Sa Dragon Wealth System po ako na-hire. Hindi ka aware. Pero ka pero meron after pang... after ano po after 2019. So hindi totoo ito na meron kang total amount paid na 6 million. Hindi po, Mr. Chair. Hindi po totoo 'yon. Ang alam may alam po akong amount is 9 million nung nag-file po kami. Hindi totoo na ikaw ay may total amount paid capital na 6 million. Hindi totoo po. Yun? Hindi po. Wala po akong 6 million. Wala kang alam tungkol doon? May alam po ako. May napag-usapan po kami nung so, hindi boss. Totoo na kayo po ay nagbayad ng nagbigay ng 6 million na paid up capital sa Lucky South. Dito sa Lucky South 99. Hindi po ako yung nagbayad. Hindi ikaw ang nagbayad, pero may nagbayad para sa'yo. Yes po. Sino po yun? Si Mr. Wu po, yung boss ko. Sino po? Mr. Wu. Mr. Wu. Wu. Yes po. Anong pangalan po niya? Initially po nung sa, explain ko lang po, nung sa Pampanga, hindi ko na po talaga maalala. Ano ang kanyang position sa corporation? Wala po siyang pangalan sa corporation, pero siya po yung boss ko. Okay. Dito rin, sa Lucky South 99 Group, meron kang total amount paid na 9 million na cash. Meron ba? Sa wala papers din. Po. Siya rin po yung ano niyan. Yung boss din po yung nagde-decide. Si Mr. Wu din. Wu po ba? Anong pangalan niya? Duan Ren Wu po. Mr. Chair. Ano pangalan? Duan Ren Wu. Duan Ren Wu. Duan Ren Wu. Ano po siya? Chinese national? Po. Chinese It's national either Chinese siya? Or Taiwanese po. Oh, okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Mr. Wu in the next hearing that we're going to have. So I move, Mr. Chair. What is the pleasure of the co-chair, Chairman Abante? What's your pleasure? My motion is to invite Mr. Wu, the one that actually paid the capital of Stephanie Mascarenhas. Okay, the Comsec... Who is not actually a member of the corporation. Okay, the Comsec is hereby directed to invitation. To invite. To invite that particular personality. Okay, go ahead. So, Ms. Mascarenhas, katulad po ni Ms. Baterna, sinasabi niyo po dito sa committee ito na hindi niyo alam ang pinasukan niyo. Alam ko po, nag-usap po kami. Pero initially po, outsourcing, and ang alam ko po is table games like Baccara. Ano po yun? Ang alam ko po kasi is legal talaga. Nung ako po yung nag-ano. Kasi Baccara din alam mo yan, yung pinasukan casino. Mo na korporasyon. Alam mo yung legal. Opo, ako po kasi nag-file ng SEC niyan. Alam mo rin po na ito'y Pogo? Wala po akong idea about Pogo before. So, ibig sabihin, so, alam mo legal ang kooperasyon, yes, pero wala kang legal. Idea na ikaw ay Pogo? Eventually na lang po. To be eventually honest. Nalaman yes, eventually muna. Na lang. Well, ilang buwan mo nalaman afterwards? Around 2 to 3 months po. Well, although 2019 pa po yun eh. Inyo bang kilala si Ms. Paterna? Actually, hindi po. Pero if ever po, nagpunta kasi ako sa ngayon lang kayo nag-meet ni Ms. Baterna. Ganito po yun. Na-meet ko siya first time sa Senate. Yes or no? Ngayon lang po ba kayo nag-meet ni Ms. Baterna? No po. Nung sa Senate, yung first time. Okay. Pero hindi mo alam na siya ay kasama sa korporasyon? Hindi po. Hindi mo alam. Hindi mo alam na siya ang corporate secretary. Yun din po yung kinakagulat ko, to be honest. Oo, nakakapagtaka yung korporasyon ninyo. Opo. Oo, ang gulo eh. Ngayon naman, Ms. Paterna naman, tatanungin kita, kanina, nabanggit mo yung law office, ano, di ba? Anong law office uli yun?
Yung humahawak po ba ng Lucky South, Mr. Chair? Ano po yung law office na yun? Ay, yung law office po na nabanggit ko po kanina, sila po yung humahawak po sa akin ngayon. Pero yung attorney po na humahawak ng Lucky South is yung nabanggit ko po before. Hindi. Nasabi mo sa aming investigation last time na naging corporate secretary ka, pero pinipirmahan mo lang ang lahat ng papeles, pero hindi ikaw ang gumawa, correct? Tama po, Mr. Chair. Sino pong gumawa? Kay Attorney Medina po. Sino pong attorney yun? Anong pangalan po ng attorney yung gumawa? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, Jared Medina po. Attorney? Jared Medina. Jared Medina. Yes, andito po. Siya last time, di ba? Andito siya ngayon. Andito po ngayon. Andito po sa Attorney Medina. Andiyan po ba siya? Attorney Medina, will you please come here? Ikaw, nag-under oath ka rin, di ba? Oo, pero nung meeting namin last time, tinanggihan mo eh, na ikaw ang gumawa ng papeles eh. Your Honor. Tinanggihan mo last time na ikaw ang gumawa ng papeles. Yes or no? If I... Papakita namin sa inyo ang record namin dito. Oo. Yes, Your Honor. Tinanggihan mo ba last hearing na ikaw ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Ms. Paterna? Your Honor, to the best of my knowledge, alam ko po hindi kami. To the best Teka, of my... Dali lang. Opo. Sinasabi ni Ms. Paterna, ikaw eh. So tinatanggi mo yon? Yes, Your Honor. Sa pagkarinig ko po rin sa kanya last time, sabi po niya hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Binanggit niya ang pangalan mo ngayon. Opo. Okay, so therefore, tinatanggap mo ngayon na ikaw ang gumawa. Mayroon po kaming ginawa na dokumento, pero hindi po lahat. Sinong kayo? Yung pong law office po namin. Sa totoo lang po, Your Honor, hindi po ako nakakaalam lahat ng mga dokumento kasi may iba kaming mga staff. Sino po ang nakakaalam lahat? Yung pong mga staff namin. Pero ikaw lang ang kilala ni Ms. Paterna. Yung po kasi ay law office namin. Medina... Attorney Gerald Medina po, from Medina, Flores, and Ophir. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Ms. Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi? Hindi po. Nagsisinungaling si Ms. Paterna? Yes, o ikaw po. Ang nagsisinungaling? Siya po. Ms. Paterna, uulitin ko, nabanggit mo ang pangalan niya. Hindi ba? Kilala mo siya. Siya lamang ang kilala mo sa law office, correct? Yes po, Mr. Chair. Ano pong ginawa ni Attorney Medina na nakilala mo siya? Yung may mga, pag po nagsasign po ako ng mga dokumento, sa law firm niya po ako nagsasign, yung sa logbook po. Kaya po kilala ko po si Attorney Medina. Yung alin po? Yung logbook, Mr. Chair. Kung... Siya ang nakikita mo. Siya ang humaharap sa'yo. Yung tauhan niya po. Hindi siya mismo. Nakikita ko po siya, Mr. Chair. Nakikita mo siya, pero hindi siya napapirma sa'yo. Si Ms. Cassandra po. Yung tao niya. Opo, Mr. Chair. Teka. Nakikita mo siya. Anong ginagawa niya? Nung nakikita mo siya? Nakaupo po, Mr. Chair. Sa Kaya nga, nakaupo. Anong ginagawa niya? Siya ba ang nagpapirma sa'yo o hindi? Minsan po, Mr. Chair, pero minsan po yung tauhan niya po. Oh, Attorney Medina, sinasabi po ni Ms. Paterna, minsan, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. Inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. If I may explain po. Kaya po pinapirma yon kasi... Alam mo, under oath ka, yes, abogado ka. Yes po. Alam mo, muna. Kaya nga po, if I may explain, Your Honor, kung bakit po gano'n yung sagot ko. Kasi po, ang sinasabi niya, pinapipirma ko po siya. Hindi ko po siya pinipilit pumirma. Ang term po na pumipirma sa amin, kaya sabi po niya, logbook, ang proseso po sa opisina namin ay napakahigpit. Kung meron kang dokumento at gusto mo yung manotaryo, kailangan mo ng personal presence sa harap ng abogado at sasabihin mo sa kanya na yung dokumento na yon ay dokumento mo. Yun po ang proseso ng pagpapapirman sinasabi niya.
Nakakapagkita ka naman ng napakahigpit ninyo, pero kayo gumawa ng mga papeles, pinapirma niyo ang corporate secretary na hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang alam dito. Yun ang sinasabi ni Ms. Paterna sa amin. Your Honor, if I may, Mr. Chair, kaya po kami ganun kahigpit, kasi nga po, yan po iniwasan namin. Kinatagalan, baka sabihin ng nagpanotaryo sa amin na hindi naman siya dumating, hindi niya alam yung dokumentong pinirmahan niya, kaya po kami ang mahihipit bilang notaryo publiko. Kaya po ang proseso ng notary public is that there should be personal presence ng pipirma doon sa dokumento. Ilang beses ka nang nag-attend sa hearing na ito? Pangalawa lang po, Your Honor. Pangalawa. Ikaw ba ay nag-absent minsan o lahat inattendan mo? Lahat po inattendan ko. First time lang po akong na-invite last time, Your Honor. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo ngayon sapagkat ito ay tinatanggihan ni Ms. Paterna. Naunawaan niyo ba ako? Yes, Your Honor. Ba't nagsasabi po ako ng totoo? Well, ibig sabihin niyan, ito pong Lucky South 99, kayo ang gumawa ng mga papeles niyan. Kaya yan po yung naging korporasyon. Yan po ay maring kong tinatanggi. Kaya po ang sabi ko kanina, kami po ay isa lang sa kanilang mga lawyers. Kaya, sinabi yes na po, or no lang po. Yes or no lang. Kayo po bang gumawa ng papeles ng Lucky South 99 kaya ito ay naging korporasyon? Hindi po, Your Honor. I categorically deny that. Hindi po ako yun. Sino po ang gumawa? Si ano po mas nakakaalam? Si Stephanie, na nandito naman po ngayon para maklaro lang po lahat. Miss Stephanie, nabanggit ang pangalan mo. Yes, Mr. Sino po ang gumawa? Yung pong sa file na pinakita sa akin kanina, ako po yung nagpirma. Pero kung hinat-notarize po siya na hindi sa office ni na Attorney Medina, hindi po ako present doon. Kasi meron pong pinakita sa akin si Cathy before na file ng Lucky South 99 na hindi po ako nag-appear sa notarization niya. Alam mo din ba, Ms. Macarenas, na ang incorporators, directors, officers, beneficial owners, and authorized representatives of Whirlwind Corporation, nakasama ka din doon sa Whirlwind Corporation, a sublessor of Lucky South 99. Yung ba yung natanggap mo? Yes, Mr. Chair. Alam ko po yun. Kasi ako po yung nag-suggest nun eh. Well, Mr. Chair, tatapusin ko na po ang ating pagkatanong dito upang para po sa pakiusap ni Chairman Dan Fernandez. Chairman. Yes, Mr. Chair, briefly lang kasi meron pa atang magsasalita. Mag-interject lang ako.